Magandang umaga nga mga mare at pare. Nandito na nga ulit ang idol chef natin. Meron siyang hinandang lulutuin. Inilagay na nga niya yung karne at naglagay siya ng mainit na tubig para agad-agad nga itong mapalambot. Gaya nga ng puso kong matigas na. Matigas pa sa mukha mo kasi. At pinaikot-ikot niya. Pinaikot-ikot niya rin ang nararamdaman ko. Maganda-ganda nga ang pagkakaluto ng karne na to at pwede na nating lagyan ng itlog. Nilagyan na nga ng itlog at kinurot to. Gaya ng pagkurot mo sa puso ko nung iniwan mo kong sawi, ibinalot na nga ng idol chef natin to ng dahon para hindi langawin. Kaya ilalagay niya na to sa kanyang pakuluan, lagi niyang pinapausukan. Hindi ko maintindihan kasi kanina piniprito niya na to at bakit niya na naman pinausukan. Kakaiba talaga ang chef natin na to. Marami siyang nalalaman dito sa mga gawaing lutuin. Heto na nga, biniyak na nga niya yung baboy gaya ng pagbiyak mo sa akin. Napakaganda nga ng pagkakahiwa dito sa baboy. Ang linis tignan. Ang sarap na nga netong kainin, gaya ko, napakasarap, charot. Naglagay na nga ng pangtanggal lansa, parang ikaw ang lansa-lansa mo na. Kumuha na rin siya ng mga gulaman at iba't ibang kulay, gaya ng pagmamahal ko sa'yo, nag-iba-iba na. Hihiwain niya na nga tong gulaman, gaya ng paghiwa mo sa puso kong sawi. Meron ngang iba't ibang kulay to, gaya ng mga pinili mo, ipinagpalit-palit mo ko sa iba't ibang kulay. Nagsangag na nga siya dito ng nyug, gaya ng puso ko, isinangag mo sa iba. At inilagay niya dito sa mixer at bi-blender na niya. Gaya ng pagpapaikot mo sa akin, pinaikot-ikot niya rin to pagkatapos niyang lutuin. Pino na nga ng idol chef natin ito at magluluto na naman tayo ng panibago. Gaya nga ng pag-iwan mo sa akin, hinanapan mo kagad ako ng bago. Napakasarap nga ng niluluto na itong idol chef natin. Hindi ko alam kung ano na naman ang kalalabasan nito. Kailangan pa talagang salain yung tubig, baka merong bato kagaya ng bato ko sa'yo na iwan. Inilagay na nga yung mga laman dito para makumpleto na ang pagluluto, para matapos na itong gagawin natin. At meron na siyang nilagay na coconut milk. Naglagay pa siya ng asukal para maging matamis naman ang ating pagsasama. Hindi na lang puro sakit at hirap ang iniiwan mo sa akin, kaya lagyan naman natin ng tamis. Mga mare at pare, malapit nang maluto to, kaya antay-antayin nyo na lang. Inilagay na nga yung mga pinagpilian na gulaman kanina. Para sumarap naman ang pagsasama natin, lagyan naman natin ng gatas to at gulaman. At tumamig naman ito, may yelo na. At ilalagay na nga natin to sa isang lagayan. Para matikman na nga natin to, gaya ng ginawa mo sa akin, tinikman mo lang ako. Eto na, tapos na, marami ka ng pagpipilian. Marami ka ng choices, kaya mo na akong iwan. Kaya hanggang sa muli! Bye!